mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Aklan mananatiling nasa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang katapusan ng Agosto. Mananatiling nasa Modified Enhanced Community Quarantine ang lalawigan ng Aklan hanggang katapusan ng Agosto. Ito ay batay sa anunsyo ni spokesperson Harry Roque nitong Biyernes ng umaga. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, inaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classification sa bansa. Matatandang isinailalim sa MECQ ang probinsya ng Aklan nitong August 1 dahil sa lumalalang problema sa COVID-19. Batay sa huling bulletin ng Provincial Health Office Aklan, as of August 12, 2021, nasa 10,206 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nasa 1,448 ang aktibong kaso at pumalo na sa 244 ang lahat ng nasawi sa virus. Samantala, ibinaba naman sa MECQ ang Iloilo City matapos isailalim ito sa ECQ nitong nakarang linggo at mananatili naman sa MECQ ang Iloilo Province. Ang lugar naman ng Antique, Bacolod at Capiz ay isinailalim naman sa General Community Quarantine with Heightened Restriction simula August 16 hanggang katapusan ng Agosto. Nasa GCQ naman ang Guimaras at Negros Occidental. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Bigla ang paglobo ng kaso ng COVID-19, posibleng rason ay ang pag-home quarantine ng mga nagpositibo. May report si Era Joy Briones. Isa sa manakikitang dahilan kung bakit sa mga nakaraang araw biglang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Aklan ay ang pag-home quarantine ng mga nagpositibo sa virus. Naniniwala dito ang medical doctor at Kalibo Vice Mayor, Cynthia De La Cruz, Anya. Dahil sa kakulangan ng isolation facility, ilan sa mga pasyente na asymptomatic at may mild na sintomas ng COVID-19 ay pinayagan na mag-home quarantine. Base rin sa record, karamihan sa mga nagpositibo ay ang mga magkakapamilya. Kaya naman sa hindi pagsunod ng ilan sa health protocols ay malaki ang tsansa na mahawaan ang miyembro ng pamilya. Ilan sa mga ito ay ang paglabas ng kwarto ng mga nagpositibo, pag-share ng eating utensils at banyo. Samantala, sa kabilang dako naman, suportado ni Vice Mayor De La Cruz ang isinusulong ni Mayor Emerson Lachica sa pagpasok sa joint venture sa isang funeral homes para sa pagpapatayo ng sariling crematorium sa Aklan. RJ Briones, Kalibo Cable News. Vaccination sa A4 priority group puspusan na sa ilang mga bayan sa Aklan. May report si Rio Trico. Umabot na sa mahigit 9,000 ang nakatanggap ng first dose ng bakuna kontra COVID-19 sa mga nasa A4 priority group o essential workers dito sa probinsya ng Aklan. Ayon sa Aklan COVID-19 vaccine statistics update nitong August 8, nasa 18,336 ang target na mabakunahan sa A4 priority group, kung saan nasa 8% o 1,521 pa lang ang fully vaccinated. As of August 8, 2021, nasa 94% na ang nabakunahan ng first dose sa A1 priority group at 78% naman ang fully vaccinated. Sa A2 o mga senior citizens, 43% na ang may first dose at 33% na ang fully vaccinated. Sa A3 priority group naman o ang mga may comorbidity, 70% na ang nabakunahan ng first dose at 46% naman ang fully vaccinated. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng supply ng bakuna sa Western Visayas. Nitong August 9 may dumating na Sinovac at Moderna vaccine sa Iloilo International Airport, lula ng Cebu Pacific Flight. Karamihan sa bakunang ito ay gagamitin sa Iloilo City at Iloilo Province. Pinapaalalahanan naman ng DOH ang mga kwalipikadong magpapabakuna na samantalihin ang libreng vaccination program ng gobyerno para maprotektahan ang sarili at mga pamilya mula sa COVID-19. Rio Trico, Kalibo Cable News. A4 priority group sa ilang mga bayan sa Aklan nagsimula ng mabakunahan.
Ilang mga bayan sa Aklan ngayon ang nagsisimula ng magbakuna sa mga kabilang sa A4 Priority Group o ang mga essential workers. Kabilang dito ang bayan ng Madalag kung saan umabot na sa 221 na individual ang nabakunahan sa unang dose. Sa panayam ng Kalibo Cable News sa Municipal Health Office, mahigit 1,892 ang mga nasa A4 category. Sa pag-arangkada ng pagbabakuna sa natitira sa A1, A2 at A3 nitong August 10, ay naging maayos naman ang daloy ng pagbabakuna sa kanilang vaccination site sa Madalag Municipal Civic Center. Nasa mahigit 300 ang nakatanggap ng bakuna sa nasabing araw. Samantala, sa bayan ng Libakaw, noong nakaraan pang linggo sila nagsimula ang Municipal Health Office na magbakuna sa mga kabilang sa A4. Tuloy-tuloy naman ang bakunahan sa kanilang bayan. Sa bayan ng Altavas, nagsimula rin silang maglista sa A4 bilang paghahanda sa pagbabakuna sa mga essential workers. Habang ang iba pang bayan sa ngayon ay nasa A2 at A3 pa lamang, magsisimula rin sila sa pagbabakuna kung may alokasyon na ng vaksin sa kanilang bayan. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Dalawang paaralan sa bayan ng Kalibo gagawing pansamantalang quarantine facility. May report si Erajoy Briones. Napagdesisyonan na ng LGU Kalibo at Department of Education or DepEd na pirmahan ang kasunduan tungkol sa paggamit ng paaralan ng KAISEC at Kalibo Elementary School bilang pansamantalang quarantine facility. Sinabi ni Kalibo Sangguniang Bayan Member Augusto Tolentino na nagpadala na ng sulat ang DepEd kay Mayor Emerson Lachica noong August 6, 2021, kalakip ang resolusyon na nag-request na pirmahan ang terms and conditions na naglalaman ng kasunduan para sa paggamit ng nasabing pasilidad, pati na din ang pagsunod ng local government sa guidelines at protocols ng Department of Health and World Health Organization. Dagdag pa niya na meron ng mga kagamitan ng pasilidad. Matatandaan din na punuan na ang mga quarantine facilities sa Kalibo, kaya malaking tulong ang dalawang paaralan para kahit papano ay mabigyan ng maayos na quarantine facilities ang mga naka-isolate. RJ Briones, Kalibo Cable News. Pagbabakuna sa mga kabahayan, minumungkahi sa bayan ng Kalibo. May report si Rio Trico. Dahil sa pahirapan ang pagbabakuna sa mga individual na may mga kapansanan at senior citizens, hinihimok sa ngayon ng Municipal Health Office ng Bayan ng Kalibo na magkaroon ng house-to-house vaccination o pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga kabahayan. Kasama sa target na babakunahan ang mga may malubhang karamdaman at mga naka-bedridden. Pinapayagan na rin umano ng Department of Health ang strategiyang ito na kasalukuyan ng ginagawa sa ibang mga lugar sa bansa, lalong-lalo na sa mga pasyenteng hirap makapunta sa vaccination sites. Ang bayan ng Kalibo ay may dalawang vaccination sites na nagsisilbi sa 16 na barangay nito. Samantala, umabot na sa 44,565 ang mga fully vaccinated sa buong probinsya ng Aklan as of August 8, kung saan mababa pa rin ang percentage ng mga nabakunahan na mga senior citizens. Sa target na 60,837, nasa 20,013 pa lang o 33% ang fully vaccinated. Rio Trico, Kalibo Cable News. Nag-iisang molecular laboratory ng Aklan nakakuha ng 100% score sa accreditation. May report si Rio Trico. Pasado sa 2021 External Quality Assurance Program post-accreditation for real-time PCR detection of SARS-CoV-2 ang nag-iisang molecular laboratory ng probinsya ng Aklan na matatagpuan sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Nakakuha ng 100% o 10 out of 10 na score ang nasabing pasilidad sa ginawang accreditation ng DOH Research Institute for Tropical Medicine. Ibinase ang naturang EQA sa mga sumusunod na test procedure: nucleic acid extraction, PCR master mix preparation, real-time RT-PCR, interpretation of RT-PCR results at RT-PCR results reporting. Matatandaang nitong buwan ng Hulyo nagpalabas ng anunsyo ang naturang laboratorio tungkol sa pagdagdag ng kanilang testing capacity dahil sa dami ng samples na kanilang natatanggap kada araw. Sa kasalukuyan, nasa 300 hanggang 350 per day ang maximum testing capacity ng nasabing molecular laboratory.
Rio Trico, Kalibo Cable News. LGU Libakaw naghahanda na ng burial grounds. May report si Randy Racuspag. Naghahanda na sa ngayon ang lokal na pamahalaan ng Libakaw ng paglilibingan ng mga mabibiktima ng COVID-19 sa kanilang bayan. Batay sa Facebook post ni Vice Mayor Vincent de Barrosa, matagal na itong pinaghahandaan kung saan noong nakarang taon pa nila ito ginawa. Nitong August 9, nagsagawa ang LGU Libakaw ng inspeksyon sa kanilang burial grounds na nakalagay sa Libakaw Cemetery. Patuloy naman ang paghihikayat ng busy alkalde na sumunod sa health protocols, magpabakuna at maniwala sa COVID-19. Nauna nang nagpahayag ang gobernador ng Aklan na si Governor Florencio Miraflores na maghanda ng burial grounds o libingan ang mga LGUs matapos tumigil sa pagtanggap ang crematorium sa Iloilo. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. No movement Sunday sa ilang mga bayan sa Aklan ipinapatupad. May report si Randy Nakuspag. Ganito ang sitwasyon tuwing Linggo sa ilang bayan sa Aklan. Sarado ang mga establishmento at walang tao sa labas. Kaugnay ito sa pagpapatupad ng No Movement Sunday na inisyatibo ng lokal na pamahalaan na malimitahan ang paglabas ng mga tao ngayong nasa MSQ pa ang Aklan. Sa kuhang larawan ni Bienjeron Salem sa bayan ng Banga, makikitang sarado ang Banga Public Market at mga establishmento at walang katao-tao sa labas. Sa kuha naman ni JR Antayaw sa Tangalan, tahimik rin ang kanilang bayan tuwing araw ng Linggo. Sarado rin ang mga tindahan at wala ring katao-tao. Batay sa LGU Tangalan, sarado lahat ng mga establishmentong komersyal tuwing araw ng Linggo maliban lamang sa butika at punerarya. Nagpapatupad rin ang No Movement Sunday ang ilan pang bayan sa Aklan kagaya ng Balete at Ibahay. Dito sa kabiserang bayan ng Kalibo, nilinaw naman ang lokal na pamahalaan na bukas pa rin ang mga establishmento tuwing Sabado at Linggo, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang public transportation naman ay pinahihintulutan na makabiyahe hanggang alas 6 ng gabi. Patuloy naman ang paghihikayat na ipagpaliban muna ang paglabas ng bahay at sumunod sa mga alintuntunin ng gobyerno para maiwasan ang COVID-19. Matatandaan na isinailalim mga Aklan sa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang August 15. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. No Movement Sunday sa Kalibo, dinalakay sa committee hearing kung ito'y ipapatupad. May report si Rajoy Briones. Pinag-uusapan sa ngayon na mga sangguni ang bayan ng Kalibo kung ipapatupad ba ang No Movement Sunday policy dahil sa pagdami na mga nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa chairman ng Committee on Health na si SB member Ketchy Loses, ito'y pinag-aaralan pa nila kung karapat-dapat bang ipatupad ang nasabing policy. Isa din sa mga naging dahilan ay matapos na may naitala na dalawang nagpositibong namatay na vendors sa Kalibo Public Market. Kaya pinag-iisipan kung buong Kalibo o sa merkado publiko lang ang kailangang i-impose ang No Movement Sunday. Sa ngayon, pinapatupad din ang 2-entry, 2-exit policy sa tindahan, ang pagsunod sa minimum health protocols, lalo na ang pagsuot ng face mask, face shield, at ang pag-obserba ng physical distancing. RJ Briones, Kalibo Cable News. Vendors Association ng Kalibo Public Market humihiling na maisama sa priority list ng mga dapat mabakunahan. May report si Isamay Saulda. Humihiling ang mga vendors at stall owners ng Kalibo Public Market sa sangguniang bayan ng Kalibo na maisama ang kanilang asosasyon sa priority list ng mga dapat mabakunahan. Ayon kay Mr. Danilo Lopez, presidente ng United Stall Owners and Vendors Association, sa isang special session ng SB Kalibo, kinakailangan na mabakunahan ang mga vendors para sila ay maging ligtas laban sa COVID-19, gayon din ang mga mamimili. Kaugnay nito,
itinuturing naman ang Kalibo Public Market bilang source ng community transmission sanhi ng paglalabas-masok ng mga taong galing pa sa iba't ibang lugar na sakop ng probinsya ng Aklan, kung kaya't kinakailangan na sila ay maisama sa listahan ng prioridad na dapat mabakunahan para na rin sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, mayroon nang nakahandang resolusyon ng sangguni ang bayan ng Kalibo kaugnay rito at tiniyak naman nila na maisasama sa priority list ang mga vendors at stall owners sa pagdating ng mga bakuna sa probinsya ng Aklan. Isa May sa Ulda, Kalibo Cable News. Ilang mga market vendors sa Kalibo Public Market nagpositibo sa COVID-19. May report si Jurili Vicente. Nagpositibo sa COVID-19 ang ilang mga vendor sa Kalibo Public Market. Ito ang kinumpirma ni SB member Keche Luzes sa Kalibo Cable News, chairman ng Committee on Health and Agriculture. Ayon sa kanya, dalawa na ang naitalang binawian ng buhay habang may dalawa pang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. Nagpapatuloy naman ang pagsasagawa ng contact tracing at isolation sa mga nakasalamuha ng pasyente. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Mga tourism workers na nabakunahan sa isla ng Boracay umabot na sa 7,000. May report si Jorilee Vicente. Umabot na sa 7,634 o 60% ang bilang ng mga tourism workers na nabakunahan sa isla ng Boracay. Ayon kay Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, nais nitong iparating sa mga public at private agency na suportahan ang pagbabakuna para sa mga tourism workers. Samantala, mula July 1, 2021 hanggang July 31, 2021 ay umabot sa 35,108 ang kabuuang bilang ng mga turista na bumisita sa isla ng Boracay. Karamihan sa mga nagbabakasyon sa isla ay galing sa NCR na mayroong 22,617. Sinunda naman ito ng Region 4A na may 7,739 at sa Region 3, 2,693. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Senator Laila De Lima nagpalabas ng pahayag tungkol sa pagpasa ng Bida Bill. Alamin sa report ni Rio Trico. Hindi pabor si Senator Laila M. De Lima sa pagpasa ng Bida Bill o ang Boracay Island Development Authority, lalo pat gagawin nitong government-owned and controlled corporation ang mamamahala sa isla ng Boracay. Ayon sa ipinalabas na pahayag ng senadora, ang Bida Bill na aprobado na sa second reading sa House of Representatives nitong August 4, sa kabila ng pagtutol ng mga lokal na opisyal at iilang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang grupo, ay posibleng magamit bilang pagkakitaan ng iilang mga opisyal ng gobyerno. Batid naman ni De Lima na malaki ang naitutulong ng pamumuno ng Boracay Interagency Task Force o BIATF sa pagbabalik ng kaayusan sa isla, ngunit mas maigi pa rin daw na ibalik ang pamumuno nito sa mga Aklanon sa halip na i-takeover. Matatanda ang naging usap-usapan ang nasabing panukalang batas dito sa probinsya ng Aklan dahil marami ang tutol sa GOCC version nito. Rio Trico, Kalibo Cable News. Suporta ni Congressman Carlito S. Marquez sa Bida Bill, binawi. May report si John Ronald Guarin. Binawi na ni Aklan Congressman Carlito S. Marquez ang kanyang suporta sa pagpasa ng House Bill 9826, an act creating Boracay Island Development Authority, defining its powers and functions, and providing funds, therefore, o ang Bida Bill. Base sa sulat ni Congressman Marquez na ipinadala kay Majority Leader at Chairman ng Committee on Rules, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, ay inihiyag nito ang dahilan ng kanyang pagbawi ng suporta sa nasabing bill.
Ayon sa kanya, ito ay dahil sa mahigpit na pagtutol ng mga nasasakupan nito at mga stakeholders. Kasama rin sa nasabing sulat ang position paper ng probinsya tungkol sa isyu ng nasabing bill. Sa kabilang banda, pasado na sa ikalawang reading ang proposisyon sa pagkakaroon ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC ang isla ng Boracay kahit hindi pa rin pabor ang gobyerno lokal pati ang mga ahensya ng gobyerno kasama ang iba't ibang grupo at organisasyon ng isla sa ipinopropose na bida GOCC. Gayet ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Zarate na ang pagkakaroon ng Boracay Island Development Authority bilang corporate body ay makakaapekto sa mga maliliit na negosyo at mga residente sa isla. Matatandaan na napakita ng oposisyon ang lokal na pamahalaan ng Aklan, lalong-lalo na ang LGU Malay na huwag nang ituloy ang pagpasa ng bida GOCC sa Boracay dahil ito ay violation ng local government code at ito ay magte-take over ng local taxes na para sana sa social services ng local government unit. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Grupo ng kabataan gumawa ng iba't ibang programa para makatulong sa mga naapektuhan ngayong pandemya. May report si Era Joy Briones. Hindi nagdalawang isip ang ilang grupo ng mga kabataan na gumawa ng hakbang para makatulong sa mga naaapektuhan ng pandemya. Iba't ibang advokasya at programa ang kanilang inilunsad katulad na lamang ng Youth Advocates for the Philippines Western Visayas Region, isang non-profit organization na naglunsad ng mga programa para sa komunidad hindi lang sa Western Visayas pati na din sa iba pang lugar. Ayon kay Mr. James Ryan Riposo, Regional Deputy Director ng Youth Advocates for the Philippine Western Visayas Region, na simulang dumating ang pandemya ay marami na silang natulungan. Ilan na dito ay ang programang Tabang Nakaroon Aklan na nagbigay ng tulong sa 235 na kabahayan sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Aklan. Ganun din ang tulong para sa 115 na mga frontliners. Samantala, meron din silang programang Bayanihan para sa Paaralan na nagbigay sila ng tulong para sa pampublikong paaralan para sa blended learning. At higit sa lahat, nagbigay din sila ng tulong pinansyal at donasyon sa mga biktima noong Bagyong Yolisis at Bagyong Rolly sa nakalipas na taon sa may bahagi ng Luzon. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Aklan nasungkit ang Grand Champion sa isinagawang National Kabataan Kontra Droga at Terorismo Cultural and Arts Contest. May report si Jurile Vicente. Nasungkit ng isang kabataang Aklanon ang Grand Champion matapos lumahok sa ginanap na National Kabataan Kontra Droga at Terorismo Cultural and Arts Contest Spoken Poetry Category na inorganisa ng Philippine National Police, Quezon City. Ang nanalo ay kinilala na si Mr. Alfred Hinoy, third year student ng Aklan State University New Washington Campus, kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Siya ay naging representante ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo New Washington Chapter at nakipagkumpitensya sa 30 iba pang nakilahok sa nasabing paligsahan mula sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Ang pamagat ng biyasang ito ay Salmo sa Pagsabat. Ting! 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 At magsigluhod ang lahat. Iangat ng balikat kung mayroong nais isiwalat. Sa oras na ibuklat ko ang aklat, nais kong kayo'y tumugon ng walang pagtibit balikat na riyan naman ang kumpisalan. Pero wala tayo sa parokya. Hindi ako obispo at hindi ito banal na misa. Unang pagbasa mula sa aklat ng pandemya. Walang silda ngunit nakakulong ka. Isinilang kaming hindi makikita ngunit mapaminsala maghanda. Dahil kulang pa ang milyong bubulagta, babalong kami sa inyong lalamunan at ihahatid ko kayo sa lipingan tugon. Kaming kabataan ay susunod sa mga health protocols sa DOH sa namumuno'y makiisa, magiging frontliners ng pag-asa. Ipinagmalaki naman ng New Washington PNP sa pamumuno ng kanilang acting chief of police na si Police Major Josephine Humukan ang karangalang ito. Nagpapasalamat rin ito sa ASU New Washington Campus, lalo na sa Teacher Education Department at sa kanilang alkalde na si Attorney Shimonet Francisco
sa walang sawang suporta sa lahat ng programa ng PNP. Naway magsilbing inspirasyon sa mga kabataang Aklanon ang ipinamalas na galing at talento ni Mr. Hinoy, lalo na sa bayan ng New Washington. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. Sa 75.6 MW onshore wind project, ipapatayo sa probinsya ng Aklan. May report si Rio Trico. Magpapatayo ng 75.6 MW onshore wind project dito sa Aklan ang Tricon TECC Renewables Corporation, isa sa pinakamalaking independent wind energy developers sa Pilipinas sa pakikipagtulungan ng WPD Philippines Incorporated na isang German firm. Nagkakahalaga ng 5 bilyong piso ang naturang proyekto na magsisimula ang konstruksyon sa katapusan ng taon. Inaasahang kapag nakumpleto ang pagtatayo ng wind farm, ay makakatulong ito sa bansa sa pag-transition sa mas malinis at renewable na pinagkukunan ng kuryente. Nakaschedule ang pag-commission sa proyekto sa katapusan ng taong 2023 kung saan nasa 18 Vestas V136 turbines na may capacity ng 4.2 MW kada isa ang bubuo sa wind farm. Ikokonekta naman ito sa grid sa pamamagitan ng bagong substation na ipapatayo ng WPD at ng Tricon T para sa grid operator na National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa CEO at founder ng Tricon T na si Lila Rosenberger, ang pagpasok ng WPD sa proyekto sa probinsya ng Aklan ay malaking tulong sa sustainable growth and development ng Pilipinas. Rio Trico, Kalibo Cable News. LTO naglabas ng listahan ng authorized private motor vehicle inspection centers. May report si Rio Trico. Nag-issue ng memorandum ang Land Transportation Office nitong August 6 na naglalaman ng listahan ng mga authorized private motor vehicle inspection centers sa mga geographical areas of responsibility. Ito ay kasunod ng pagpalabas ng Department of Transportation ng memorandum na naguutos sa LTO na magtatag ng GAOR sa kada autorisadong PMVIC para malaman kung sumusunod sa emission at inspection requirements ang mga nagre-renew ng rehistro ng mga light vehicles at motorsiklo. Dagdag pa ng LTO ang pagkandak ng inspection ng PMVIC sa mga motor vehicles bago magparehistro ay mandatory. Sa listahan na pinalabas ng ahensya dito sa probinsya ng Aklan, ang Aklan Prime Motor Services Incorporated sa Kalibo ang nag-iisang autorisadong PMVIC. Ang light vehicles na tinutukoy ng ahensya ay ang mga sasakyan na hindi umaabot ang timbang ng 4,501 kilograms. Rio Trico, Kalibo Cable News. Malay Fire Station kinilala bilang best municipal fire station sa buong Western Visayas. May report si Jorile Vicente. Kinilala ang Malay Fire Station bilang best municipal fire station sa buong Western Visayas sa isinagawang 30th anniversary ng Bureau of Fire Protection na may temang salamin ng nakaraan, larawan ng kinabukasan na ginanap sa regional office nitong nakaraang August 10, 2021. Tinanggap naman ni Acting Municipal Fire Marshal Inspector Macario Montaña Jr. ang plaque of recognition sa awarding ceremony. Ito ay matapos magkaroon ang Malay Fire Station ng pinakamataas na rating para maging kwalipikado na the best municipal fire station of the year base sa mga programa at aktibidades ng BFP at pagiging aktibo ng mga BFP personnel. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Isang gemstone na diskubre sa kabundukan ng Antique. Isang mataas na klase ng quartz ang natagpuan sa kabundukan ng Barbasa, Antique. Ang gemstone na ito ay tinatawag na amethyst. Ayon kay Gary Pagsugiron, nakita ng kanyang asawa ang gemstone sa ilalim ng puno ng balete na may nagbabantayan ng dalawang palaka. Kaya tinulungan niya ang kanyang asawa na hukayin ito at ikrinak mula sa malaking bato. Ayon naman sa isang gemstone expert na si Engineer Jonathan G. De Gracia, ang amethyst ay isang mahalagang hiyas at ito ay kabilang sa violet variety ng quartz na kabilang sa pamilya ng mga batong citrina o citrine. Dagdag pa niya, baka may mga quartz formation
infeksyon pa na hindi nadidiskubre sa probinsya ng Antique. Base naman sa pahayag ng isang Antiqueñang psychic at gemstone collector na si Star Santos, makikita lamang sa Brazil, Siberia, Sri Lanka, Uruguay at sa Far East ang high quality amethyst. Kaya mapalad ang probinsya ng Antique na nadiskubre ang isang mahalagang gemstone sa kabundukan ng kanilang munisipalidad. John Ronald Gorin, Kalibo Cable News. Walang registration, walang bakuna, sisimulan na sa Iloilo City. May report si Isamay sa Ulda. Sisimulan na sa lungsod ng Iloilo ang hindi pagpapahintulot na makapasok sa vaccination sites ang mga individual na hindi nakarehistro sa bakuna sa kani-kanilang barangay o sa mga pre-registration sites. Ayon kay Mayor Jerry Trenias ng Iloilo City, hindi papayagan na makapasok sa vaccination sites ang mga hindi nakarehistro sa bakuna kahit na sila ay may vaccination ticket. Bukod sa vaccination ticket, kailangan na ipakita ng isang vaccinist ang kanilang identification card sa staff ng City Hall sa vaccination sites para ma-check kung ito ay kasama sa listahan ng rehistrado. Dagdag pa ng alkalde, nagiging dahilan umano sa pagkaantala at pagpapaliban ng schedule sa mga nakarehistrong individual ang pagdagsa ng mga individual na hindi nakarehistro sa mga vaccination sites. Dahil sa mataas na demand sa COVID-19 vaccine, ang mga individual na hindi dumating o magpakita sa araw ng kanilang pagbakuna sa vaccination sites, ilalagay naman sila sa pinakahuling listahan at i-reschedule ang araw ng kanilang bakuna. Sa ngayon, nakapagtala naman ang kabuuang 131,617 o nasa 24.98% na fully vaccinated ang Iloilo as of August 6, 2021. Isa May sa Ulda, Kalibo Cable News. Online booking system, inilunsad ng Bureau of Quarantine Iloilo para sa pagkuha ng Certificate of Vaccination. May report si Rio Trico. Nag-anunsyo ang Bureau of Quarantine Iloilo sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na handa na ang opisina na tumanggap ng online application para makakuha ng International Certificate of Vaccination o ICV para sa COVID-19 na karaniwang requirement ng mga bumabiyahe abroad gaya ng OFWs, seafarers at mga turista. Bagamat limitado pa sa ngayon ang available slot, pinasiguro naman ng departamento na dadagdagan nila ang kapasidad sa oras na maayos ang sistema. Kinakailangan lang mag-upload ng kopya ng vaccination card na inisyo ng LGU o Special Vaccination Center tulad ng bakuna center, ospital at iba pang institusyon. Huwag rin kalimutan dalhin ng LGU-issued vaccine certificate. Sa kasalukuyan, ang Bureau of Quarantine ay nag-i-issue ng ICV for COVID-19 sa mga bakunang kinikilala ng World Health Organization tulad ng AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson's Janssen, Moderna, Sinovac at Sinopharm. Sa mga interesadong mag-book, pumunta lamang sa kanilang Facebook page at hanapin ang link para sa appointment at makikita rin ang kumpletong detalye tungkol sa pagkuha ng ICV. Rio Trico, Kalibo Cable News. Commission on Higher Education aapilang dagdagan ang programang maaring magsagawa ng face-to-face classes. May report si John Ronald Guarin. Idudulog ni Commissioner on Higher Education Chair Prospero de Vera sa Interagency Task Force at kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalawig ng mga programa na pahihintulutang magsagawa ng face-to-face classes. Sa pagdinig ng House Committee on Higher and Technical Education, inihayag ng opisyal na makikipagpunong siya sa IATF ngayong Linggo upang hilingin na payagan na rin ang iba pang programs tulad ng Engineering, Information Technology at Maritime na magsagawa ng face-to-face classes. Marami kasi aniya sa mga estudyante ay graduating na at kailangan sumailalim sa hands-on experience. Sa kasalukuyan, 118 higher educational institutions at 247 programs tulad ng medicine at allied health sciences ang pinayagan para sa face-to-face classes. Samantala, ibinahagi rin ni De Vera sa komite na aabot sa 16 billion pesos ang ambag ng CHED sa COVID-19 response ng pamahalaan. Nasa 760 million pesos dito ay voluntary na ibinalik ng ahensya mula sa mga programa na alam niya nilang hindi magagamit bunsod ng pandemya tulad ng faculty research at scholarship. John Ronald Gorin, Kalibo Cable News.
Department of Education ipinalabas ang bagong school calendar and activities para sa school year 2021-2022. Alamin sa report ni Jurily Vicente. Ipinalabas ng Department of Education ang school calendar and activities para sa school year 2021-2022 batay sa kanilang ipinangako na maipagpatuloy ang pag-aaral sa panahon ng pandemya. Nitong nakaraan, inaprobahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ni DepEd Secretary Leonor Briones na sa September 13, 2021 magbubukas ang school year na mayroong 209 school days at magtatapos ito sa June 24, 2022. Samantala, hindi pa rin pinapayagan ang pagsasagawa ng face-to-face classes maliban na lamang kung may approval mula sa Office of the President. Jurily Vicente, Kalibo Cable News. Department of Labor and Employment mag-aalok ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawang naapektuhan ng ECQ. May report si Era Joy Briones. Magbibigay ng Emergency Employment Package ang Department of Labor and Employment or DOLE sa mga displaced workers sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine sa ilalim ng Tulong Paghahanap Buhay para sa displaced workers. Ang mga unemployed at self-employed workers, pati na rin ang mga nagtatrabaho sa non-formal sector tulad ng mga vendors, drivers at mga kasambahay ay maaaring mag-apply sa emergency employment ng kagawaran. Bibigyan sila ng DOLE ng 10 araw na trabaho na may karampatang sahod. Ito ay ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa National Capital Region, aabot sa 537 pesos kada araw o 5,370 pesos sa 10 araw na pagtatrabaho ang matatanggap ng empleyado sa ilalim ng Emergency Employment Program ng DOLE. Ayon pa sa kanya, maaari ring maging eligible sa programang ito ang mga nasa formal sector na ang income ay nabawasan dahil sa pinaiksing working days o working hours. Samantala, umapila naman ang DOLE sa Department of Budget and Management para sa karagdagang 2 billion pesos ngayong fully utilized na ang kanilang pondo. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Iloilo City nagsisimula ng maglista ng minors para sa vaccination. Alamin sa report ni Rio Trico. Naghahanda na ang siyudad ng Iloilo sa pag-register sa mga edad 12 hanggang 17 years old para sa posibilidad na pagbabakuna kontra COVID-19. Ito ang ipinag-utos ni Iloilo Mayor Jerry Trenas sa City Population Office. Ayon kay National Interagency Task Force Chairman and Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., posibleng magsisimula ang pagbabakuna sa buwan ng Setyembre o Oktubre, depende sa supply ng vaccines at sa go signal ng mga eksperto. Ito ay kasunod ng mga report na may mga batang tinatamaan ng COVID-19 sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Pfizer pa lang ang nabigyan ng FDA ng Emergency Use Authorization para sa pag-vaccinate ng mga nasa edad 12 years old pataas. Hinihingi naman ng Sinovac ang FDA approval para sa pagbabakuna ng mga batang nasa 3 years old pataas. Wala pang pinal na desisyon sa usapin dahil hindi pa raw na test ang mga bakuna sa mga minors ayon kay Dr. Philip Ian Padilla, Vice Chancellor for Academic Affairs of the University of the Philippines Visayas. Ngunit dagdag niya, sa Estados Unidos, nagbabakuna na ng mga nasa edad 12 hanggang 18 years old. Rio Trico, Kalibo Cable News. Mga buntis maaari nang mabakunahan kontra COVID-19. May report si Isa May sa ULDA. Kinumpirma ng Department of Health na kasama na sa priority group sa mga buntis na mabakunahan kontra COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, babaguhin na ng ahensya ang guidelines upang mapalawak ang sakop ng A3 priority groups at maisama rito ang mga buntis. Base sa naging rekomendasyon ng mga eksperto, ligtas naman umano ang bakuna para sa mga buntis pero mas maiging isagawa ito sa kanilang ikalawa o trimester ng pagbubuntis. Tinayak naman ni Vergire na maaari namang mabakunahan ang mga buntis na nasa high risk basta't na ipaliwanag sa kanila ang benepisyo at peligro nito, pati kinailangan na mayroon silang medical clearance mula sa kanilang doktor.
Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. Teenagers at mga bata, posible nang mabakunahan sa darating na Setyembre o Oktubre. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Sa katapusan ng Setyembre o Oktubre, posible nang masimulan ng pamahalaan ng pagbabakuna sa mga teenagers at mga bata laban sa COVID-19. Ito ay ayon kay Vaccine Source Secretary Carlito Galvez Jr. Iminungkahi na rin kasi nila na dati pa sa National Immunization Technical Advisory Group at sa mga eksperto na isama rin ang mga bata sa COVID-19 vaccination sa lalong madaling panahon dahil maging sila ay vulnerable na rin, lalo na ang iyong mayroong comorbidities. Tanging ang Pfizer pa lang ang mayroong emergency use authorization para sa bakuna nila kontra COVID-19 na maaaring gamitin sa edad 12 hanggang 15. Sa ngayon, patuloy pa rin ang negosasyon ng pamahalaan para sa humigit kumulang 26 million vaccine doses para sa mga batang edad 15 pataas. RJ Briones, Kalibo Cable News. Russian vaccine maker na Gamaleya nag-apply para sa emergency use ng kanilang single-dose COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Inanunsyo ni Food and Drug Director General Eric Domingo na nag-apply para sa emergency use na kanilang single-dose COVID-19 vaccine ang Russian vaccine maker na Gamaleya. Ayon kay Domingo, pinag-aaralan na ng mga vaccine experts sa bansa ang application ng Gamaleya para sa kanilang Sputnik Light. Matatandaan na ang Janssen pa lamang ng Johnson & Johnson ang naaprubahan para sa single dose ng bakuna sa Pilipinas. Nitong Mayo, inaprubahan ng Russian health officials ang single shot ng Sputnik V coronavirus vaccine at base naman sa Russian Direct Investment Fund, mahigit 79.4% ang efficacy rate ng Sputnik Light ikumpara sa two-shot Sputnik V na may 91.6% efficacy rate. John World Guarin, Kalibo Cable News. Pfizer vaccine kontra COVID-19 dumating na sa bansa. May report si Isa May Saulda. Dumating na sa Pilipinas ang mahigit sa 800,000 doses ng Pfizer vaccine kontra COVID-19 na pinili ng national government. Ipinahayag naman ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na ang Pfizer vaccine na dumating sa bansa ay ilalaan sa mga highly urbanized areas, kabilang na dito ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region at Iloilo. Kiit ni Galvez, titiyakin nilang maging pantay ang alokasyon ng mga bakuna, lalo na sa mga lugar na isinailalim sa Alert Level 4 sanhi ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mananatili naman ang suporta ng Embahada ng United States sa pagsisiguro ng malawakang akses ng bakuna para sa bansa. Isa May Zaulda, Kalibo Cable News. Problema sa mga plastic, dapat seryosohin. Kinakailangan sa ngayong seryosohin ang problema sa mga plastic na basura dahil malaking porsyento ng mga ginagamit na plastic sa buong mundo ay napupunta sa landfill, tambakan ng basura at sa ating mga kapaligiran. Karamihan sa mga plastic na itinatapon ay napupunta sa mga drainage system o sa iba pang mga daluyan ng tubig. Makikita sa larawan na kuha sa Mandaluyong City, bulto ng basura ang naipon noong halos 2 linggong walang tigil na umulan sa buong bansa. Nagdulot din ng matinding pagbaha sa Metro Manila at mga Karatig probinsya. Nasa 9% lang ang kabuuang produksyon ng plastic sa mundo ang muling napapakinibangan o nare-recycle. Batay sa ulat ng United Nations, mas mabilis na inaasahan ang paglala ng global warming. Mas matindi at mas malawak na rin ang epekto nito gaya ng heat wave, wildfire, pati na rin ang malalakas na bagyo at pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga pagbaha ay napapalala ang problema sa plastic na inaanod at bumabara sa mga daluyan ng tubig. Ang problema sa plastic ay pagiging non-biodegradable nito, hindi tulad ng ibang materyales tulad ng kahoy, papel at tela na nabubulok sa paglipas ng panahon. Sinabi ng mga ilang siyentipiko na maaaring abutin ng 450 years bago mabulok ang mga plastic na mayroon tayo ngayon sa mundo.
Nembento ang plastic noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo at nagsimula ang produksyon noong bandang 1950. Nasa 9.2 bilyon ng tulinada na ng plastic ang nailikha at 6.9 bilyon ang nagiging basura na patuloy na lumalago sa milyong tulinada kada taon. Nasa pagitan ng 5.3 milyon at 14 milyon tulinada kada taon ang itinatambak kalimitan sa mga baybaying bahagi na napupunta sa dagat. Babala ng mga eksperto, magiging isang malaking landfill na ang ating planeta sa dami ng basura. Sa pandaigdigang paghahanap ng solusyon para sa problemang ito, ilan sa mga lugar sa Pilipinas ang nagtayo ng pasilidad upang ma-recycle ang mga basura na gawa sa plastic. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Isang aklano na sumali sa 1964 Tokyo Olympics nagbigay karangalan sa bansa. Narito ang ulat ni John Ronald Guarin. Isa na namang Throwback Thursday para sa ating mga televiewers. Dahil sa isang makasaysayan na tagumpay mula sa isang Pilipinas sa Tokyo Olympics, tayo ay magbigay pugay sa isang aklanong naging atleta sa Tokyo Summer Olympics sa Japan noong 1964 sa larangan ng track and field 100 meter relay kasama sina Aida Molinos, Loretta Barcenas at Mona Sulaiman. Ngunit nagtapos sila sa ikapitong pwesto sa heat 2 ng unang round ng nasabing kompetisyon. Ayon sa Facebook post ng kanyang kamag-anak, muling binuhay ang pangalan ni Nelly Restar Gonzalez. Ngayon 82 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Barangay Tigayon sa Bayan ng Kalibo. Nakaipon si Nelly ng 72 na medalya sa iba't ibang paligsahan sa ibang bahagi ng bansa at maging sa labas ng Pilipinas. Inirepresenta din niya ang Pilipinas sa Indonesia, China at Thailand. Sa kabilang banda, umaasa naman ang pamilya ni Nelly na mabigyan ito ng award bilang tribute sa kanyang ipinakitang husay sa makasaysayan na sports event sa buong mundo. John Ward Gorin, Kalibo Cable News. Bakbakan ni Pacquiao at Spence Jr. hindi matutuloy. Hindi natuloy ang bakbakan ni Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. sa Agosto 21 matapos magtamo ang Amerikano ng retinal tear sa kanyang kaliwang mata. Ito ay batay sa promoters ng laban matapos maglabas ng statement na nagkaroon ng problema sa mata si Spence Jr. Matapos umatras sa laban kay Pacquiao, ay agad nakahanap ang promoters ng papalit at makakalaban ng pambansang kamao ang bagong katunggali na si WBA welterweight champion, Yordanes Ogas. Ipinagdarasal naman ni Manny Pacquiao ang pagaling ni Errol Spence Jr. matapos magkaroon ng injury sa mata ang boksingero. Dahil dito, si Yordanes Ogas ang magiging katunggali ni Pacquiao sa kanyang laban sa August 22. I want to put boxing in our fighters to be high esteem and with respect from the fans and the people. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nakuspag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!